Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo itong experience ko dito sa Ivana Skin Water Gel Sunscreen. Tapos, meron na siyang UVA, UVB Defense, Brightens, Moisturizes, Protects, tapos lightweight din siya, non-greasy, no white cast. Actually, yung no white cast, totoo siya, wala siyang white cast. Kung naghahanap kayo ng sunscreen na ayaw niyo ng white cast, ito perfect to sa inyo. Tapos, perfect din to pang travel kasi sobrang dali lang yung bitbitin. Kahit nga baon mo lang siya sa bag, ganyan, pang retouch, pang re-apply pala guys. Perfect to. Tapos, non-greasy. Totoo din siya. Hindi siya, non-greasy din talaga siya. And, lightweight. Sobrang totoo din yung lightweight niya. So, kung tatanungin nyo kung bibili pa ulit ako nito, yes, bibili pa ako nito. Sobrang ganda niya. Tapos, SPF 50 na din siya. Hindi ko pala siya i-share. Yun. Welcome back on my channel, and sa ngayon naman ang i-share ko naman sa inyo ay itong experience ko dito sa taskverse.com. Actually, hindi siya talaga madali. Akala ko madali lang siya kasi ang napili kong task, hindi ko alam kung may iba't ibang task pa, pero kasi baka battery ko yun, nagkikindi ako. Experience ko sa kanya ay ang nakuha kong task, yung mga audio, so medyo hindi siya madali kasi may mga hindi ko alam i-pronounce. Tapos ang ginagawa ko, sinesearch ko pa siya sa Google how to pronounce ganun, kasi minsan may mga kailangan kang i-revise. Ang maganda naman dun, nag-i-email sila sa Gmail or sa email mo kung may mali ka. So yun, medyo nahirapan lang ako. Tapos yung task na binigay sa akin na ay 250, imagine mo yun. Tapos paulit-ulit, so hindi ko alam, parang nakapaibahan na ako, mag-iisang libo na yata. So yun, hindi siya madali. Para ka nang nagla-live selling ng 8 hours, gano'n. Gano'n yung feeling. Medyo sumakit na yung lalamunan ko. So, yun. And, tingnan pa natin kung maa-achieve ko ba to. Yun. So, ngayon, ang gusto ko naman i-share sa inyo ay yung K-drama na yung 2024 na nagustuhan ko. Pero, actually, last year pa siya natapos at na-release. Hindi ko sure. Pero, kompleto ko na kasi siyang napanood. Wait, hindi ko na maalala kung ano yung title. Pero, naging paborito ko siya. Ayun, yung The Story of Park's Marriage Contract. Para siyang, kung tatanggal niyo kung anong kwento niya, para siyang I Love You Since 1892. Parang ganun, pero baliktad nga lang. Baliktad nga lang. Kung nabasa niyo na yung I Love You Since, ganun. Parang ganun siya. Scarlet Heart, mga ganun. Maria Clara Ibarra, ganun. Mga ganun kwento. Mas feel ko talaga yung mga ganon kwento. Actually, ngayon. Tapos, rom-com din siya. Maganda, maganda yung ano. At yun yung hindi ko, ito yung K-drama na
Wala akong kilala na actor, pero pinanood ko. Kasi dati, ang mga pinapanood ko lang na k-drama, yung mga may kakilala na akong actor na, ah, ito, magaling to. Magaling tong umakto. Ah, baka maganda to. Ganon. Ganon yung ano ko. So, yun. Yun, nagustuhan ko talaga siya. Yung feeling na, alam mo yun, gusto mo agad siyang tapusin. Kasi may mga k-drama na every isang gabi, kasi isa-isang araw, isang episode lang talaga yung pinapanood ko, pinipigilan ko na yung sarili ko na madaming episode, ganon. Hindi na ako ganon kahilig sa k-drama. Tsaka pinipigilan ko yung sarili ko na ma-addict sa mga k-drama. Pinagbibigyan ko lang yung sarili ko na isang episode, isang k-drama, isang araw pala. Sorry. Mali-mali ako sinasabi. So, yun. Pero ito as in parang isa-isang araw, dalawang episode. Hindi ko talaga mapigilan. As in, tuloy-tuloy-tuloy siya. Ayan. Tapos, ano lang siya, 12 episode na lang siya. Pero sulit na. Maganda. Maganda na. Talagang ma-re-recommend ko siya. Panoorin niyo siya, guys. As in. Tapos, guys, yung bida doon, yung chemistry nila, sobrang galing. Bagay na bagay sila. As in, ang galing nila. Si Bae In-yuk and Lee Se-yong. Ayan, kung tama ba yung pag-pronounce ko. As in, nakakakilig silang dalawa. Tapos, ano, binasa ko, nitong January lang pala ito natapos, ngayon 2024. So, yun, bago lang pala talaga siya. At, talaga guys, panoorin nyo, kasi hindi kayo magsisisi. Promise. Muna kainin natin, Peter. Mm-hmm.